Hi guys, welcome sa kusina ni Mang. Dito tayo ngayon upang magluto tayo ng crab. I-share ko sa inyo kung paano ko siya lutuin. Ganito lang yan, nakikita nyo, buhay na buhay sila. Yan, nadudumpa yung tali niya kasi malalaki yung mga sipit niya. Yan. Para maiwasan natin masipit. Kaya tinalian ko muna. So lalagay natin dito. Tapos nagpukulo ako ng 1 litrong mainit na tubig. Ito pala yung magiging ricado niya. Dahon ng malunggay. Tapos ito yung hiniwang kalabasa. Mayroon din tayong tanglad. Ito mayroon tayong garlic, chop na onion, tsaka luya. At tsaka ito yung gata. Gagataan natin siya. Bubuhusan ko ito ng mainit na tubig para ma-chop ko siya. Kasi kailangan na mahiwa ito sa gitna para yung gata pumasok sa loob. So, ingat lang kayo dito dahil baka pumiglas sila. Alam mo naman, pagka mainitan eh, talagang pipiglas sila. So, ganyan lang kasimple yan. Yan, kung makikita nyo, pinabaldyan ko sila ng mainit na tubig. Yan, kita nyo, gumagalaw-galaw. Ayan, kung makikita nyo, nagbabago na yung kulay niya kasi nga, mainit na tubig yung binaldi ko. Kailangan natin na tanggalan sila ng hininga para masin okay yung pag-chop natin sa kanila. Kasi kung buhay yan, mag-struggle yan pagka tinaga natin. Oh, makikita nyo. Unti-unti na silang nanghihina dahil napakainit yung tubig na nilagay ko. Tanggalan na yung mga ano niya, natanggalan na yung mga sipit niya. Okay, ganun lang kasimple ito guys. Okay, makita mo, unti-unti silang gumagalaw pa. Kuha ako ng malaki na lalagyan ko. Okay. Ito na yung mga sipit niya. Okay, yan. Okay, makikita niyo, ano na siya. Killed na siya. Still neto para maglasa. Kailangan natin i-chop. Ingat lang kayo dito dahil kita mo yung aligay niya, oh. Yan, okay. Ganyan lang kasimple ito, guys. Lalagay natin dito. Mga aligi na. Ito, ito yung pinakamalaki sa kanila. So, chop natin. Okay. Yung aligi niya.
ito naman, itong sipit niya para nandun yung lasa. Tuktukin lang natin siya para mag-crack. Kita nyo, nakrack siya. Sarap kasi yung gata papasok sa loob. Okay, nakrack na yung mga sipit niya. Yan. Kita nyo guys, so, crack na siya. So, mayroon pa parang isa. Yan, para yung gata ay pumasok sa loob. Yan yung kinalabasan niya. Pasensya na kayo, medyo maingay yung paghampas ko. Yan. Okay, next step, doon na tayo sa kalan ko. Pasensya na kayo, medyo pawisan. Ganito lang kasimple ito, ipapakulo natin itong gata na nyo. Isang bowl na gata na nyo. Pwede na rin na ilagay yung recado niya. Tanglad, ito yung nabalatan na kalabasa. Ganito pala yung size ng ano, paghayat ko sa kalabasa. Okay. Ito, lalagay na natin itong bawang. Tinanggalan ko lang pala ito ng ano, yung pinakatuktok niya. Pero kita nyo, buo pa rin siya. Yan. Galing pa ng Ilocos to. Ganito yung mga bawang sa Ilocos. Ito yung tinatawag nilang native na bawang. Napakasarap din nito. Na pangrikado. Ito yung luya. Yan. Sibuyas. Yan. Mayroon pang natitirang luya. Yan. Okay. Hintayin natin ng mga ilang minuto pag kumulo. Saka natin ilalagay yung crab. Okay. Try natin 5 minutes, kukulo na yan. Okay, ilalagay na natin yun, ano, crab. Ito mga sipit niya. Ito yung mga paborito ni Amang. Itong sipit. Gusto ko sa sipit yung malalaki. Para pagka nasipit ka ay sulit. Yung mga aligay niya, oh, mga ibabaw lang. Guys, yung sekreto pala ng masarap ng pagluluto, ito yung pinaka best recipe ni Amang. Sa pagluluto, samahan mo lang ng pagmamahal. Para yung kumain ay lalong mapamahal sa'yo. Yan yung sekreto ni Amang, kaya kung makikita nyo, ang daming nagmamahal sa akin. Kasi yung niluluto ko, may recipe ng pagmamahal. Okay, tatakpan ko na para siya may maano siya, malutong mabuti. Yan. Mga 5 minutes. Yan yung sekreto niya. Samahan lang natin ng malinis na pagkakagawa. Then, importante dyan yung luto ng may pagmamahal. Okay. Tayo natin ah.
haluin na natin. Ayan, kung makikita nyo, napaka wala, napakaganda na yung texture niya. Ang gagawin natin, ibaliktarin natin para yung nasa ilalim na part umibabaw at yung nasa ibabaw umilalim. Yung mga sekreto niya. Ayan, makikita nyo, namumula-mula na. Okay, tatakpan natin 5 minutes. Okay, ganyan lang kasimple. Amoy pa lang, napakalasa na. How much more na matikman mo pa yung luto ni Amang. Talagang mapapakagat yung labi mo sa sarap. Okay. Lalagay na natin itong malunggay. Hinimay na malunggay. Guys, nilagyan ko na pala ito ng isang kutsarang asin. Kunting asin lang yung ilalagay nyo. Depende sa panlasa nyo. Kasi ito, mas masarap kasi yung natural na katas niya yung magpapalasa. Kaya minimize lang yung asin. Mas healthy din naman kung hindi gaano malas. Makikita nyo guys, pumapatak na yung ambon. Napakasarap kumain ito. Kung malapit lang kayo dito sa atin, saluhan nyo kami dito. At kapag salo-salo tayo dito, kapag salo-saluhan natin ito. Okay. Ito, pagka nakita na natin na may gulot na tumulong, okay na. Masarap nito. Itong malunggay, huwag natin masyadong overcookin. Okay. Kung makikita nyo, yung malunggay, nag-iba na yung texture nyo. Half-cook lang yan. Okay. Mga ilang minuto, pwede na. Okay, takpan muna natin. 1 minute. Okay, luto na itong ginataang crab. I-off na natin yung apoy. Maraming maraming salamat sa pagsama sa akin na pag-prepare. Hanggang naluto. Bye-bye! God bless!